So wag tayo ng abang nung ano natin, panlaban natin kahapon. Parang sumama nga loob ko, bakit hindi siya umuwi. Eto pala nangyari. Silipin natin bakit di nakauwi Ibon at ano nangyari sa kanya. Ayun nga guys, last weekend ng training natin, tapos derby na next week. Kinurga natin yung Ibon natin, Makalelo, Queso ng Haggis, around 155 kilometers. Nag-abang ho tayo kahapon, ang problema, hindi mo yung Ibon. So hanggang ngayon, nag-expect akong ano, umuwi Ibon. Yung nga, umuwi ang Ibon. Ito, silipin natin kung anong nangyari sa kanya, bakit siya na-late. Laga. Tagal nating nag-antay guys, hindi siya bumalik yung pala, yan, sumerga siya. Kawawa naman yung Ibon durog. Ayun, sumabit yung paa niya. So, ayun, kawawa naman yung Ibon natin guys. Gamutin lang natin. So, kaya pala hindi mo yung Ibon natin kahapon. Akala ko na hiwalay na or nadagit. Or what? Right? Disgrasya sa guys. Durog ang paa. Hindi siya mailalaban. Huling training na, nadisgrasya pa. So, anyways, at least nakakatawa na somehow, umuwi pa rin siya. Durog yung ano niya, paa niya. Ayan, oh. Pero yun nga, nakakalungkot. Huling training, nadisgrasya pa siya. So, recover lang natin. Tingnan natin kung gagaling siya. Kawawa naman. Talaga pinilit pa umuwi. Pag binamalas ka nga naman, yan ang sinasabi nila eh. May sistema ka, may bloodline ka. Pero, pag binalas ka, wala kang magagawa. Ay, kawawa naman. Ayan. Try natin, baka hindi pa ito nakainom, kawawa eh. Ah. Ano ka muna? Gutom siya guys. So, paano gagawin natin yan? Hindi ka tuloy mailalaban. So, may linisan ko yan, kumain ka muna dyan. Dinisan ko yung gusugat mo, tapos gagamutin natin. Ah, kuha na natin ang pagkain. Dali. Sarap pa naman pagkain kung nakahanda para sa'yo. Ayan. Kumain ka muna dyan, o. Oh. O, oh, pagkamuna ka. Pumasok, banatang ka ron. Kumain ka muna dyan. So, dyan po natapos ang kanyang istorya. Kala ko hindi na siya mabalik. Bumalik nga siya, medyo bad trip. Di ba, ang importante, pakonsuelo di Bobo. Ano talaga yung kanya, dugo niya. Na babalik at babalik. Buti pa ito bumabalik. Iba mong ex, di na bumalik. Iniiwan ka na. Pwede na! Pero sige. Gamutin natin guys, sayang ikaw. So, yung sinasabi natin guys, pagka kinangkang ka ng malas, kahit maganda bloodline mo, maganda sistema mo, pero pagka yung isa hindi pumirma, which is swerte or malas, yan, kalaya mo, last training na lang, nadali pa. Pero okay lang, laban lang, yun nga lang, wala tayong ibang pang replacement or ibang tinday kasi kaisa-isa lang siya. Pero try na lang natin. Nakita naman po natin talagang matapang yung bloodline niya. Yung ibang Ibon na ganyan. Pagka sumerga na ganyan. Iba, hindi na talaga nakakawi. Iniinda yung sakit sa kanya. Although ininda niya, umuwi pa rin. Nga malungkot na balita. Pero bilang fanshare, hindi po tayo magtatapos sa ganun. Ganun pa rin. Yung consistency ng ating ano, pag-iibon. Invest lang tayo sa bloodline ng Ibon. Sistema, madaling matutunan yan. Kasi makahanap ka lang ng maayos sa mentor. Shoutout sa mentor ko. Sa bago pong mga ano, nagbibigay ng input sa law. Yan, okay. Angela Love, yeah, original mentor ko ever since. Ayan, kay Kaingo, pagaling yung sistema. Tsaka si Sir Johnson na nasa California ngayon. At lahat po ng mga ledonatics dyan, yung mga kay Sir Jendy, sa mga tropa nila, salamat po sa inyo. Nga pala, kanina umaga, yung isa sa mga katropa natin na nung nagpunta po tayo ng Lidon sa may Cavite last time, bale, may isa pong fanshare doon na nakaantig lang damdamin po natin. Isa po siyang PWD
na ang tanging nagbibigay ng lalakas loob sa kanya is yung pagkakalapate. So yan, nabigyan po siya ng gift bird ni Sir Jendy. May isa pa rin pong lido natin kasi nagbigay sa kanya ng isang pirasong young bird. At yan, si Maximus Love TV po. Nagbigay ng isang ibon dyan, yung import line natin na Verbruggen. So kanina po, dinala na po ng ating rider. So guys, ito yung ano, parents na binigay natin kay Jesse Santos. Sir, ito yung ating mga import line. Mga island born na to, just to avoid confusion. Pag sinabing import line, nag-island born, ito yung mga anak ng mga mismong in-import. Ang tropa natin na ano, galing California. Sir Jesse Santos, yan, shout out po sa inyo. So guys, mismong papalay na bale, ayan o. Durog. So yan, binitbit ko yung paa niya, sayang na ibon. Siguro gagawin ko sa kanya, iwalay ko na lang muna, try natin kung mapagludugtong pa natin yung buto sa paa niya. So, kawawa, di na ito may lalaro. So back out po tayo ng ano, sayang yung effort. Pero sige lang, at least respeto pa rin sa'yo. Inuwian mo pa rin ako. So hindi ka pwede isama doon sa loob mo. Yung long perch mo doon, pagka pumato kami, bubugbog sa'yo. So gagawin natin, iwalay natin siya guys. Sa pagalingin, tingnan natin po yung kanyang recovery within the time span of 1 week. So yung problema guys, di tayo pinalad na makalaro ngayong ano, November. 1 week na lang bago mag-derby, actually sa Biyernes, lulis ngayon. Biyernes, kamagahan na, hindi pa tayo makakalaro. Yung kaisa-isa nating ano, actually hinugot lang natin yun, di kasi tayo nag-breed ngayong ano, November race, October-November race. So yung isa nating hinugot na naka-commercial ring, ayan, tinrain natin, okay na sana, inasampa na lang sa Biyernes, tinraining natin ng Linggo, kamalas malasa, sumerga pa. So yan, hindi na ilaro, mayayari, antayin lang tayo ng South. Ayun ang problema, baka po ano, for some reason, di po makalaro ng South, may asikasuhin lang po, yung mga panglabang ko na 12, ayan, baka i-out natin yung iba, i-keep natin, gawin natin breeder, pero sige, post po ako kung sakasakali po i-out natin, malalaman niyo po guys. So yun nga, nakakalungkot isipin, pero nakakatuwa na rin at the same time, at least alam ko yung ibon, just give it a chance, bibigyan talaga ng pagkakataon, makakawit, makakauwi talaga yung ibon. Sayang, mga pang ano pa naman yan, mga panduluhan natin, mga pampandiin natin sa dulo, nga hindi nabigyan ng chance. Siguro bawi na lang tayo, next race na lang siguro. Sa mga kinakatulad ko na may kinakaharap din katulad niya ngayon, isa lang pang laban natin, just crush up, huwag naman po sana tayo didismaya. Laban lang po kasi it's not all about paano ka naging champion. Ang maganda dyan is kung paano po tayo bumangon once may pagsubok na ganito. So ito po ulit si Lucas ng Maximus Love TV. Yan. Siguro sa mga susunod na episode, bisita po muna tayo. Tapos, turo tayo ng tips para sa breeding. Tsaka, ayan, shoutout po sa inyo lahat na nanonood.